panahon ng Halloween, o Undeads kung tawagin ng mga Pilipino, naghahanap ang mga tao ng nakakatakot na kwento upang makumpleto ang sigla ng pagdiriwang. Ang mga kwentong ito ay mula sa dapat na mga paranormal na aktibidad at horror na pelikula hanggang sa mga personal na supernatural na pagtatagpo. At ang Pilipinas, bilang isang bansang may makulay na tradisyon at kultura, ay hinding-hindi mauubusan ng mga ganitong klaseng kwento, Halloween season o kung hindi man. Isa na rito ang ating lokal na bersyon ng mga mangkukulam. Ang mangkukulam ay pinaniniwalaan na isang taong gumagamit ng dark magic upang makapinsala sa iba. Ngunit ito nga ba ang papel ng isang mangkukulam sa ating mahabang kasaysayan bilang mga Pilipino? Pababa sa memory lane bago pa man dumating ang mga Kastila, sinabi ng mga mananalaysay na ang mga katutubo sa mga islang ito ay walang alam kung ano ang mangkukulam. Sa halip, sila ang mga babay lane ay mga iginagalang na individual, lalaki o babae, na nagsilbing community healers. Inilalarawan ng Center for Babaylan Studies ang isang babaylan bilang isang taong may kakayahang mamagitan sa daigdig ng mga espirito, may sariling mga gabay sa espirito, at binigyan ng mga kaloob ng pagpapagaling, paghula, at pananaw. Pagkatapos ay dumating ang mga conquistadores kasama ang kanilang paghahanap para sa ginto, Diyos, at kaluwalhatian. Pinamunuan ng mga misyonerong Kastila ang kampanya laban sa mga pag-anong ritual, at kasama ng lahat ng ito, nanalo ang Diyos, at ang mga babaylan ay nadala sa pag-iisa sa mga bundok. Noon nagsimulang lumabas ang salitang mangkukulam.